sundo ang leader ng Group of Seven na patawan ng panibagong sanctions ang Russia. Ito ang isa sa mga natalakay ng mga leader ng Group of Seven na ginawa nilang summit sa Hiroshima, Japan. Ang nasabing hakbang ay para matigil na ang ginagawang pananakop ng Russia doon sa Ukraine. Ang Group of Seven ay binubuo ng mga leader ng United States, United Kingdom, Canada, France, Germany, Italy at Japan. Inaasahan naman na magtutungo sa Japan si Ukraine President Volodymyr Zelensky para hikayatin ang mga leader ng Group of Seven na ituloy ang pagbibigay nila ng suporta. Inaprubahan na ni US President Joe Biden ang planong pagsasanay ng Ukrainian pilots sa mas modernong fighter aircraft kabilang na sa American-made na F-16 fighter jets. Inanunsyo ito kasabay ng meeting ng Group of Seven leaders sa Hiroshima, Japan. Ang approval sa F-16 training ay ang pinakahuling ginawa ng Biden administration habang inaasahan itong magpadala sa Ukraine ng mas nakakamatay at mas advanced na mga armas kasunod ng desisyong magpadala ng rocket launcher systems at Abrams tanks. Una nang ipinaliwanag ng Amerika, nagpadala ito ng military aid sa Ukraine upang madepensahan ito ang sariling bansa laban sa Russia. Inaasahan rin ang in-person attendance ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Linggo. Ginamit rin ng G7 leaders na pagkakataon ng summit upang dagdagan ng global sanctions laban sa Moscow at magsagawa ng plano para mas maging epektibo ang existing financial penalties laban kay Russian President Vladimir Putin at sa Russia. Tiwala si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na may prinsipyo sa mga binibitawang salita si Vice President Sara Zimmerman Duterte. Ito'y matapos sumalis ang Vice Presidente sa lakas sa CMB Party kung saan siya ang dating chairperson. Sinabi President Marcos sa press conference ng presentasyon ng 160 megawatts wind farm sa bayan ng Pagudbud dito sa Ilocos Norte na totoong maraming kinakaharap na obligasyon si Duterte. Anya, dahil dito ay naniniwala siyang kailangan nito ng konsentrasyon at pagtutok sa kanyang serbisyo, lalo ng Department of Education kung saan ito ang sekretarya. Lahat pa nito ay inaasahan niyang matatapos ang mga importante nga asikasuhin ng Vice Presidente. Kung ano yung sinabi niya, yun ang ibig sabihin niya, she has too much work to do. But she cannot be involved in any of this. She cannot allow herself to be distracted. That's the way I read it. And it's true because kung titignan mo kung ano yung mga hinaharap niya, eh, talagang marami talaga at hindi niya pwede mag, to be involved in whatever it is that's going on. She has to concentrate on her job as the secretary for the DepEd. And now NTFL CAC, marami talaga siyang gagawin. So I can understand why sasabihin niya, sige, ayusin niyo muna yan. Gagawin ko muna itong mga importanteng kailangan kong tapusin. Maalala na una nang inihayang ni Vice President Duterte ang paglisan nito sa lakas CMD. Samantala, hindi nito inilahad ang dahilan ng kanyang resignation, ngunit sinabi nito na nagtitiwala ang sampayan ng Pilipino dahilan upang walang bahid ng political toxicity o execrable political power play ang kanyang pagsisilbi sa bansang Pilipinas. Siniguro ng Department of Labor and Employment na mayroon silang sapat at nakahandang programa para sa mga kabataang inaabuso at pinagsasamantalahan. Ito ay kaugnay ng pakikisa ng ahensya sa naganap na signing ng Implementing Rules and Regulation ng Republic Act 11930. Sa katunayan, ang ilang programa ay hindi lamang para sa kabataan, kundi pati sa mga magulang ng mga biktima. Ito ay daan upang magkaroon ng pagkakataon ang mga magulang na masuportahan ang kanilang mga anak at maibigay ang pangangailangan ng mga bata. Ayon pa kay Department of Labor and Employment Secretary Laguesma, nais ng kanilang ahensya na maipagpatuloy ng mga kabataan ang kanilang pag-aaral imbis na kumapit sa pagtatrabaho sa murang edad. So ang Department of Labor and Employment tumutulong doon sa mga kabataan may kinalaman sa pag-aaral kasi meron kami mga programa may kinalaman sa mga estudyante, mga bata. Meron din kami programa may kinalaman sa pagtulong sa mga magulang ng mga bata na biktima o naabuso, any forms of sexual exploitation or child labor. Binibigyan namin ng pagkakataon ng magulang na pasuportahan nila kanilang mga anak through livelihood program, so kaya naman ay training. So yan ang bahagi ng Department of Labor and Employment para yung mga bata natin ay makapagpatuloy sa pag-aaral at sila ay mag-concentrate dahil sila ang ating pag-asa para sa mga future leaders ng ating bansa. Kasama ang ilan pang mga ahensya ng gobyerno, hinihikayat nila ang mga magulang na huwag mag-atubiling lumapit sa kanilang kagawaran upang manghingi ng tulong. Ito naman raw ay para sa ikagaganda ng kinabukasan ng kanilang mga anak at maging ng kanilang pamumuhay. Siguro kasi hindi dapat na maging dahilan na dahil wala silang trabaho. Marami kasing namang mga ahensya ng pamahalaan natin na tumutulong din sa kanila. Ang intervensyon ng Department of Labor and Employment kasama po ang ibang mga departamento may kinalaman sa pagtulong sa magulang. Kaya siguro dapat they have to reach out dun sa mga ahensya. Huwag sila magkatubili. Pero hindi dapat na mangyari, sasangkalan nila ang kawalan ng hanap buhay o kaya walang kawalan ng oportunidad para gamitin naman lang instrumento ang mga kabataan o mga bata sa pagkita. Meron po mga programa ang ating pamahalaan, lalo na po yan po ay pinagtitibay ngayon ng administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung maaalala nila daanan ng Department of Justice at Department of Social Welfare and Development, ang Implementing Rules and Regulation ng Republic Act 11930 o ang Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Ito ay upang mas paigtingin pa ang proteksyon ng mga kabataan na exposed lalong-lalo na sa mga online platforms. At po ng newsflash video ay makikita sa aking newsflash playlist.
Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahafree TV. Para sa mga gustong mag-order ng Firmax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Meraviles on Facebook. Cellphone number 0908-655-3757.